ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagsagawa na ng test run at inspeksyon ang pamahalaan ng Quezon para sa mga electric QCT bus sa kahabaan ng North Avenue at EDSA papuntang Muñoz. Ito ay dahil 8 EQCT bus ang idadagdag sa mahigit 90 bus na umiikot sa buong lungsod na naghahandog ng libreng transportasyon sa mga residente ng lungsod. Ang mga eco-friendly bus na ito ay mayroong 41 seating capacity at wheelchair ramps para sa mga PWD kung saan malaki rin ang maitutulong nito para mapabuti ang kalidad ng hangin sa lungsod. Kamakailang nasagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang dalawang individual mula sa insidente ng pagtaob ng bangka sa lugar ng Basilan. Para sa buong kaganapan, tunghayan ang balitang ito. Dalawang residente ng Isabela City, Basilan ang matagumpay na nasagip ng Coast Guard Station Isabela matapos tumaob ang kanilang bangka malapit sa Lampinigan Island. Kasunod dito, agad na nagpadala ng response team ang Coast Guard matapos matanggap ang ulat mula kay Pata Jainal tungkol sa insidente. Sa kanilang pagdating, nakita ng Coast Guard ang puting motor bangka na tumaob dahil sa malakas na hangin at malalaking alon. Bilang pagtugon, nasagip ang mga biktima na sina Junaid Maliki at Badar Maliki, parehong residente ng barangay Lampinigan. Base sa pahayag ng mga biktima, sakay ng bangka ang 30 galon ng tubig na dadalhin sana sa Lampinigan Island. Ayon sa ahensya, matagumpay na hinila ng rescue team ang bangka patungo sa dalampasigan ng barangay Riverside. Samantala, ang mga nasagip ay dinala sa CDRRMO Isabela para sa health assessment at siguraduhin kung sila ay nasa mabuting kalagayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sa ilalim sa heightened alert of Philippine Coast Guard o PCG, mula katapusan ng Oktubre hanggang ika-5 ng Nobyembre bilang paghahanda sa undas. Bahagi nito ang pagpapaigting ng seguridad at kaligtasan ng mga pasaherong uuwi ng kani-kanilang probinsya ngayong undas. Kakibat nito ang pagtatalaga ng Department of Transportation Malasakit Help Desk, K-9 units, medical teams, rescuers at lifeguards sa lahat ng daungan sa buong bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 3,000 pasahero stranded sa Pantalan dahil sa bagyong Christine. PCG naka-heightened alert sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte di nakadalo sa pagdinig sa kamera ngayong araw. Kooperasyon sa investigasyon sa drug war aasahan. Department of Justice pinag-aaralan ang posibleng paglabag ng pahayag ni BP Sara sa pamilyang Marcos. Bucor nagsagawa ng job fair para sa mga nakalayang PDLs ng Muntinlupa. PCG nasagip ang dalawang lalaki mula sa tumaob na bangka sa Basilan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa pinakahuling tala, nasa 3,418 ang stranded na mga pasahero sa mga daungan ng barko sa ilang rehiyon sa Luzon at Visayas. Partikular na rito ang mga pasahero na nasa Timog Katagalugan, Hilagang Kanlurang Luzon, Bicol at Silangang Visayas. Nasa 26 na sasakyang pandagat ang suspendido pansamantalang operasyon dahil sa nararanasang sama ng panahon na dulot ng bagyong Christine. Kaugnay nito, pinag-utos na ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagtitiyak sa sapat na supply ng mga food pack at tulong na handog ng kagawaran sa mga lugar na maapektuhan ng Tropical Depression Christine. Ang detalye sa ulat ni Danizo Lopez.
Matapos makapasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Tropical Storm na Christine ay agad na naghahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa magiging tulong nito para sa mga maapektuhan. Inanunsyo na ni DSWD Secretary Rex Cachalian na nasa alert status na ang Disaster Response Management Group o DRMG para tiyakin na mayroong stockpile ng mga family food packs o FFPs ang ipapamahagi sa mga lokal na pamahalaan. Humingi rin ito ng tulong sa Philippine Air Force o PAF at Philippine Navy para sa mabilis na pamamahagi ng mga non-food items sa Batanes. Patuloy din umano ang pakikipag-ugnayan nito sa Office of Civil Defense o OCD para bigyang prioridad ang probinsya ng Batanes sa pagpapadala ng FFPs. Mayroon din namang isasagawa na pagpupulong ang DRMG at mga regional director ng DSWD Field Office para pag-usapan ang magiging pagtugon ng kagawaran sa kalamidad o sakuna. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Mabala sa publiko, nagpahayag ang Bureau of Customs o BOC tungkol sa mga peking Facebook account na nagpapanggap na opisyal ng ahensya para makapanloko. Ang mga peking account ay hinihinga ng pera para sa serbisyo kaugnay sa customs na mariing kinundinan ng BOC. Ayon sa ahensya, walang personal na Facebook account ang commissioner at hindi sila tumatanggap ng bayad sa pamamagitan ng social media. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 3,000 pasahero stranded sa Pantalan dahil sa bagyong Christine. PCG naka-heightened alert sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte di nakadalo sa pagdinig sa kamera ngayong araw. Kooperasyon sa investigasyon sa drug war aasahan. Department of Justice pinag-aaralan ang posibleng paglabag ng pahayag ni VP Sara sa pamilyang Marcos. Bucor nagsagawa ng job fair para sa mga nakalayang PDLs ng Muntinlupa. PCG, nasagip ang 2 lalaki mula sa tumaob na bangka sa Basilan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanhong balita. Alinsunod sa pagunita ng undas ngayong taon, inanunsyo ng MMDA na pansamantalang isasarado ang ilang kalsada sa Navotas kung saan matatagpuan ang Immaculate Garden Memorial Park, Navotas City Cemetery at Navotas Catholic Cemetery. Simula alas 12 ng umaga ng katapusan ng Oktubre hanggang alas 12 ng tanghali ng 2 ng Nobyembre, isasarado ang bahagi ng Governor A. Pascual Street, Corner A. Ignacio Street hanggang A. Santiago Street. Ang lahat ng mga sasakyang papasok at palabas ng Navotas ay maaaring dumaan ng M. Naval Street papuntang C4 Road. Matagumpay na naman muli ang operasyon ng SIICT laban sa mga kolorum na sasakyan. Makabalita kay Daniza Lopez. Sa ikinasang operasyon ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAIC na panguhuli sa mga kolorum na sasakyan, ay nahuli nito ang 24 na bus. Ito'y nag-umpisa noong nakaraang linggo sa ruta ng Makapagal at Pasay kung saan na-impound ang mga bus dahil sa ilegal na operasyon ng pamamasada. 24 na milyong piso multa ang ipinataw dito at agad na dinala sa impounding area ng Land Transportation Office o LTO sa Quezon City. Ayon kay OIC Head Special Operations Group Rayson De La Torre, mapanganib ang dala ng mga kolorum na sasakyan sa kaligtasan at seguridad ng bawat pasahero dahil kulang umano ito sa permit at insurance. Nananatili naman ang operasyon kontra kolorum ng SAIC kasama ng Philippine Coast Guard o PCG sa direktiba ni DOTR Secretary Jaime Bautista at SAIC Vice Chairman Jose Lim IV. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, may handog na libreng sakay para sa mga vulnerable sectors na bibisita sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay sa Manila North at South Cemeteries ngayong undas. Ito ang inanunsyo ni Manila Mayor Hany Lacuna kung saan ipagkakaloob ang libreng sakay para sa mga persons with disabilities, buntis at senior citizens mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, unang araw ng Nobyembre at ikalawa nito. Naka-standby rin ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office sakaling magkaroon ng health emergencies at kailanganin ang ambulansya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 3,000 pasahero stranded sa Pantalan dahil sa bagyong Christine. PCG naka-heightened alert sa nalalapit na undas. Dating Pangulong Duterte di nakadalo sa pagdinig sa kamera ngayong araw. Kooperasyon sa investigasyon sa drug war aasahan. Department of Justice pinag-aaralan ang posibleng paglabag ng pahayag ni VP Sara sa pamilyang Marcos. Bucor nagsagawa ng job fair para sa mga nakalayang PDLs ng Muntinlupa. PCG, nasagip ang 2 lalaki mula sa tumaob na bangka sa Basilan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.